pinaghahanap lang ngayon ng Philippine National Police ang may-ari ng isang Toyota Alphard na nagpiral sa isang Facebook page dahil sa body marking at logo ng pulisya. Sa panayam kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, pinag-aaralan na nila ang posibleng modus ng may-ari ng sasakyan na ito at para makalusot lang sa traffic. Malinaw anya na kapag ang isang sasakyan ay kilala ng pagmamay-ari ng pulisya ay napagbibigyan ito sa mabilis na usad ng trapiko o pagdaan sa mga pangunahing sasakyan. Alam naman natin na ma'am kapag ang isang sasakyan po ay officially issued po sa PNP and other law enforcement agency, pagka may mga in the actual performance po on duty, may mga police response, may mga hot pursuit, ay medyo napagbibigyan po tayo doon sa mga traffic na ating may encounter. So ito yung nakikita natin na mga isa sa mga dahilan possibly na alam niya nga medyo nakakalusot sa traffic kaya siguro naglagay po siya doon. At hindi po ito po pwedeng maging excuse niya kung bakit siya naglalagay dahil very clear po sa umiiral na batas na bawal po talaga na gumamit ng any police logo, particularly yung mga police markings po. Sa kaugnay ng balita, mariinding itinanggi ng PNP na pag-aari nila ang isang Toyota Alphard na may marking ng PNP at nang viral nga sa social media nitong weekend. Sa panayam kay Colonel Fajardo, wala raw sila ni isa sa datos ng PNP Logistics Support Service na mayroon silang Toyota Alphard. Una nang kumalat sa social media ang larawan ng luxury vehicle na ito na may PNP marking sa isang Facebook page ng Visor. Batay sa impormasyon, nagkakahalaga ang sasakyan ng higit sa 4 milyong piso. Sa ngayon ay hinihintay pa ng PNP ang report ng PNP Highway Patrol Group, katuwang LTO, kung kanino nakarehistro ang sasakyan. Ma'am, may efforts na po ang Highway Patrol Group, kaya nga po ma'am na verify nga po nila yung registered owner nito at pinuntahan mismo doon sa nakalagay na address doon sa mga dokumento. Subalit nung pinuntahan nga nila ma'am dito somewhere in Pasay, eh, hindi na po doon yung opisina nitong kumpanya niya ito. Kaya nakipag-ugnayan na sa LTO para tulungan po tayo matrace at sila po kasi yung may authority na mag-issue po ng show cause order. Otherwise po ay po pwede pong i-cancel ang kanilang permit to travel. I mean yung kanilang lisensya at yung kanilang mga rehistro ay po pwede pong magawa ng action po ng LTO. Nagbabala rin ng PNP na maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal ang may-ari ng sasakyan dahil sa hindi otorisadong paggamit ng PNP insignia. Ayon sa HPG, labag sa batas ang paglalagay ng PNP logo at insignia ng iba't ibang sangay nito sa mga pribado at pampersonal na sasakyan. Ayon yan sa Article 179 ng Revised Penal Code. Babala po at reminders po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga motorista na gumagamit po ng mga sarili nila pang vehicle, including po yung mga PNP personnel na may gamit po ng mga civilian cars, ay hindi po basta-basta pwedeng maglagay po ng police markings at paggamit po ng mga police logo, PNP logo and seal dahil may kakaharapin po kayong kaso, particularly po yung violation po ng Article 179 of the Revised Penal Code na sinasabi nakalagay po doon, nakasaad ay maaari po kayong kasuhan ng illegal use of PNP insignias and other accoutrements at po pwede po kayong maharap sa penalty ng aresto mayor. Yung aresto mayor po isa pagkakakulong po ng 1 month and 1 day up to 6 months po.